mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang kalabasang higante. Ilan sa material ng videong ito ay maaring hindi angkop sa mga batang 13 taong gulang pababa. Noong unang panahon, noong ang mga kwento ng hiwaga na alam natin ay totoong nabuhay sa mundo na kasama natin, naroon ang kaharian ng Kolosya. Sa silangan ng kaharian nakatira ang kalabasang higante. Ang kalabasang higante ang pinakamalaki at pinakamasamang higante sa lahat na nabuhay. Ngayon, ang mga tao na wala masyadong alam sa prutas at gulay ay mga patatas lang ang kinakain. Masarap man ito, ang sobrang carbohydrate sa patatas at kawalan ng ehersisyo ay nagdulot sa populasyon na maging sobrang taba. Ito ay naging magandang oportunidad para sa kalabasang higante na magmatsyag sa mga bata na naapektuhan ng sobrang katabaan. Dinukot niya ang mga batang ito at ginawang mga utusan. Halay ka na! Pumasok ka na! Sige ka! Gusto mo bang kunin ka ng kalabasang higante, ha? Opo, Papa! Nagdulot ito ng takot sa lahat ng mga taga-Kolosya. Lalong-lalo na kay Haring Rainer na may anak na si Diana na kagaya ng mga bata ng Kolosya ay sobra ring taba. Dapat may dalawang salbangkerong palaging kasama ang prinsesa at lagi siyang pinoprotektahan. At sasabihin ng mga tao na sino mang matagumpay na makatatalo sa kalabasang higante ay siyang pararangalan bilang kabalyero. Sige po, kamahalan. Hindi pinapayagang umalis ang prinsesa sa palasyo at palagi siyang sinusundan ng dalawang tagabantay. Sa kabilang banda, naipakalat na sa mga tao ang mensahe na siya namang ikinatuwa ng lahat ng interesado. Pero kahit gaano pakatindi ang kagustuhan nila, kahit na ang patpat ay hindi nila kayang mahawakan, maalala lang nila ang tungkol sa higanting yun. Sa silangan naman ng kaharian, nakatira ang mahirap na magsasaka na si Patroclus at ang asawa niya na si Daphne at ang kanilang anak na si Enas. May-ari sila ng napakalawak na lupain malapit sa tirahan ng kalabasang higante sa ilalim ng lupa kung saan sila nagpapatubo ng patatas. Si Aeneas din, gaya ng prinsesa, ay sobrang taba. Ginagastos ng mahirap na pamilya ang pera nila para masunod ang malakas niyang gana sa pagkain. At wala na silang pagkain para sa kanila. Mahal ko, anong gagawin natin tungkol sa pera? Huwag kang mag-aalala, mahal ko. Gagawa ako ng paraan. Isang araw, habang sina Patroclus at Aeneas ay nasa sakahan at naghuhukay ng patatas, nayanig ng malakas ang lupa sa paligid. Naku po! Ang kalabasang higante! Takbo! Hindi, Ama. Hindi ko kaya. Pagod na pagod ako. Oh, anak ko! Dito ka sa likod ko! Magmadali ka! Nagtago si Aeneas sa likuran ng kanyang ama. Pero walang silbi ito dahil parang nagtago lang siya sa isang manipis na poste. Ang lupa ay nayayanig sa tuwing humahakbang ang kalabasang higante habang papalapit ito ng papalapit sa kaawa-awang lalaki at anak nito. Ano nang gagawin natin ngayon? Nag-aalala at natatakot, si Patroclus ay napatingin sa paligid habang papalapit ang kalabasang higante. Pumulot siya ng patatas sa malapit at binato ito sa higanteng kalabasa. Lumipad diretso ang patatas sa mismong bibig ng higante. Patawad! Hindi na ako makatakbo, Ma! Ayos lang yun, anak! Mahal na mahal kita! Yun lang, ang higante sa harap nila ay natumba ng talagang napakalakas. Ang hindi nila alam, ang mga patatas ay nagsisilbing mahiwagang inumin para sa mga higante na nagdudulot sa kanya ng walang hanggang pagtulog. Ano? Ha? Isa itong himala! Pinagpala tayo ng mga anghel! Nagmamadaling tumakbo si Daphne at nang makitang maayos ang asawa at anak, niyakap niya ito. Oh, napakasaya ko at ligtas kayo! Pero anong gagawin natin sa higanting to sa ating sakahan? At pagkasabi lang niya nito, ang kalabasang higante ay sumabog at naging ulap ng makinang na alikabok. Nag-iwan lang ito ng maliliit na buto na nagkalat sa paligid ng sakahan nung bumagsak ang higante. Nagdiwang ang kaharian sa napakagandang balita at lahat ay naging masaya, lalo na si Haring Rainer. Napakagaling talaga nito! Diana, mahal kong anak, hindi mo na kailangan ng mga salamangkero sa lahat ng oras ngayon at ligtas ka ng maglibot sa paligid ng kaharian! Sa gitna ng lahat ng kanyang kasiyahan at kasabikan, nalimutan ng hari na gawing kabalyero ang magsasaka na nasaktan dahil dito.
At ganoon din ang asawang si Daphne. Subalit, hindi naman ito pinansin masyado ni Aeneas. Matapos ang nakakatakot na pakikipagharap sa kalabasang higante, ginusto na ni Aeneas na magbawas ng timbang. Kumain ng masasustansyang prutas at sariwang gulay, itlog sa tamang dami, at tumiwas sa sitsirya. Nag-e-ehersisyo rin siya madalas at matapos ng ilang buwan nang dumating ang tagsibol, bumaba ang timbang niya at gumanda ang katawan. Isang araw, habang nag-e-ehersisyo siya sa sakahan ng patatas, napansin niyang may mga halamang tumutubo dito. Ama, parang kakaiba yun, tingnan! May mga halamang tumutubo kahit saan! Tama ka nga, ano kaya ito? Siguro mga ligaw na halaman lang ang tumutubo eh, hayaan mo na yan! Hindi na nila pinansin ang mga halaman na tagpatuloy sa araw nila. Nang sumunod na araw nang magpunta sila sa sakahan, nakita nilang nagkalat dito ang mga ulo ng kalabasang higante. Oo, hindi! Isang kalabasang higante pa lang, hirap na tayo! Pero ngayon, isang batalyon na! Nang makita ang sakahan ng patatas na puno ng mga ulo ng higante, nagdulot ito ng takot sa puso ng mga tao ng Kolosya. Pero ang kawalan ng nakakatakot na mukha dito at pagkilos, hindi nagtagal ay nagpahinahon sa tao. Ngayon kahit tumigil na si Aina sa pagkain ng di masusustansyang pagkain, hindi niya talaga mapigilan ang nakasanayan niya noong kabataan niya na tikman ng lahat. At napapaisip siya kung anong lasa ng pagkain kung tumikim siya nito. Parang gusto ko talagang tikman ang lasa ng kalabasa. Kahit konti lang. Noong araw ding yun, nang ang mag-ama ay umalis para magtrabaho, nagpunta si Aina sa sakahan at kumuha ng kapiraso ng kalabasa at saka ito tinikman. Napakasarap nito! Kumagat siya ng kumagat at di nagtagal naubos niya ang buong kalabasa. Ang sarap naman nito! Dapat puntahan sa ina para matikman niya rin ito! Nanay! Kumain pa ako ng konting ulo ng kalabasa at napakasarap noon! Kailangan yung matikman! Ano? Alam mo naman na hindi magandang kumain ng mga kakaibang bagay. Baka magkasakit ka niyan. Alam ko po, ina. Pero hindi ko po mapigilan eh. Oh, anak ko. Paano mo ito nagawa? Paano kung may mangyari sa'yo? Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang ako. Nang gabing yon nung nakauwi na si Patroclus, nagulat siya nang marinig ang tungkol sa insidente. Oh, ama. Huwag po kayong mabahala tungkol dito. Ayos lang ako. At bakit hindi mo rin subukan? Sigurado pong masarap ito. Ilang sandaling inisip ni Patroclus ito. At dahil tumubo na ang mga ulo ng kalabasa sa halip ng mga patatas, gutom na sila at nagdesisyon na bakit hindi ito subukan. Pagkatapos ay sinabi ni Daphne, pwede kong lagyan ito ng tubig at ilaga ito ng mga ilang oras. Aba, magaling! Naupo sila at kumain ng nilagang kalabasa. At sa unang pagsubo nila, umaliwala sa mga mukha nila. Aba, napakasarap naman pala nito! Hindi ko inaasahan na masarap pala ang lasa! Makalipas ang ilang araw, naisipang gamitin ni Daphne ang kanyang magiging malikhain. At hinaluan ito ng ilang sangkap gaya ng gatas, itlog at asukal at iba pa. At inihilera sa plato na may puff paste. At inilagay sa oven para mag-bake. Hindi pa sila nakakatikim ng ganitong kasarap na pagkain sa buhay nila. Lahat sila ay natuwa. Kinuha nila ang iba pang mga ulo ng kalabasa at inilagay sa imbakan. At nag-bake si Daphne ng masarap na mga pumpkin pie araw-araw na masaya nilang kinain. Isang araw, habang napadaan ang hari sa lugar ng magsasaka, naaamoy niya ang mabangong amoy ng pumpkin pie. At agad na pinahinto ang karwahe. Bilis! Alhanapin mo ang kakaibang amoy na ito! Napakabago talaga nito! Pagbalik ng taga-silbi, sinabi niya, Ang asawa na magsasaka ay niluluto ang mga ulo ng higante! Ano? Dalhan mo ako ng isa ngayon din! Umalis ang taga-silbi at tumikim ng pie. At matapos itong tikman, naghihintay lang ito ng ilang minuto. Hindi na rin makapaghintay ang hari na tikman ito. Kaya pagkatikim dito, siya ay agad na namangha. Ang galing naman ito! Tawagin na magsasaka at ang pamilya niya! Dinala si Patroclus kasamang kanyang asawa at anak sa hari na medyo kinakabahan. Napakasarap ng poy na yun! Gagantimbalaan kita at gagawing kabalyero! Pero bago yun, sabihin niyo, paano niyo nagawa ang masarap na mga pie na ito?
Ipinaliwanag ni Patroclus sa hari ang lahat ng nangyari at kung paano nila nakuha ang ulo ng higante at ginawampay. O lalaking dakila at matapang, nalimutan ko nang gawin kang kabalyero. Marahang ginawaran ng hari ang magsasaka na talagang napakasaya. Sina Patroclus, Daphne at Aeneas ay naging importanteng miyembro ng tauhan ng hari. Lalo na si Aeneas na nagpaliwanag sa hari na ang diet niya ay hindi lang dapat patatas ang dapat niyang kainin kundi maraming prutas at gulay na talagang balanse at masustansya. Di nagtagal, ipinahayag ng hari sa buong kaharian niya na sundin ang wasto at balansing pagkain, kasama ang kanyang anak na babae. Di nagtagal, ang sobrang katabaan sa kaharian ay bumaba at naging maliksi ang mga tao at ang kaharian ng Colossia ay nakilala bilang pinakamalusog sa buong mundo.